Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si A. Cesar ng isa po sa mga kabataan ng Santa Teresita ng Batang Jesus. Ngayon po ang mabuting balita ay ayon kay San Mateo chapter 23 verse 13 to 22. Ito po ay yung pagtuligsa ni Jesus sa mga eskriba at parseyo dahil hindi nila isinasabuhay ang pinapangaral ng salita at sila pa ay mapangibabaw at ginagamit pa nila ito upang maka-impluwensya o makipanghikayat ng mga tao para makiisa sa kanilang paniniwala. At imbis na ang igalang nila ay yung templo, ang ginagalang pa nila ay yung mga ginto na nasa loob ng templo. Ang gustong ipahiwatig ng mabuting balita ay ngayong panahon na to, ang mga tao ay nakapokus ngayon sa mga makamundong bagay. Katulad ngayon, ang mundo ay umiikot na sa social media. Oo, nakakatulong, pero ang mga tao ngayon ay may ginagawa na rin o pinagsasamantalahan na rin ang kapangyarihan ng social media. Para na rin sila naging eskriba at pariseyo. Ginagawa nila ito para maka-impluensya, para masabi na wala na tayong pag-asa, na wala na ang Diyos para makaligtas dito ngayon sa panahon ng pandemya. Ngayon, sana po, ang gusto din po ipahiwatig ng mabuting balita at gusto din po namin ipahiwatig ay sana po magkaroon po tayo nitong tatlong bagay. Una, maniwala po tayo. Maniwala po tayo sa salita ng Diyos. Maniwala po tayo sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa po, tayo po ay magtiwala. Magtiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos. At pangatlo po, tayo po ay manampalataya. Dahil hindi po natin alam kung ano pa ang mangyayari ngayong panahon ng pandemya. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kakalimutang i-like po ang ating YouTube channel, facebook.ph, o kaya i-download po ang ating Facebook apps at i-visit at mag-register po kayo sa ating website, www.facebook.ph. Yun lang po, maraming salamat po. Ingat po kayo. God bless.